Connie, nakahanda na nga at hinahanda na rin no, itong National Shrine of St. Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas para sa pagdating nga ng incorrupt heart ni St. Padre Pio ngayong gabi. Halos mapuno na ang main church, ang National Shrine ni St. Padre Pio sa misa ngayong umaga. Maraming deboto lumalapit kay Padre Pio para sa katuparan ng kanilang mga dalangin. Inihahanda na ang katabing Divine Mercy Sanctuary para sa pagdating ngayong gabi ng incorrupt heart ni St. Padre Pio mula sa kanyang monasteryo sa Italy. Pinuno ng mga puting bulaklak ang sanktuaryo. Itinatayo na rin ang mga dagdag na tolda. Nakahanda na ang glass enclosure kung saan ilalagak ang incorrupt heart ni St. Padre Pio, maging ang mga barrier para sa pila sa veneration nito. Napaka-espesyal ang pagkakataong darating sa bansa ang puso ni St. Padre Pio. Ang Pilipinas ay ikaapat na bansa pa lang na bibisitahin ng incorrupt heart ng santo. September 1918 na makaranas ng stigmata si Padre Pio o yung pagkakaroon ng sugat kahalintulad ng mga sugat ni Kristo noong siya ay ipako sa krus. Pumanaw siya noong September 23, 1968. Ang pagbisita ng incorrupt heart sa Pilipinas ay mahalaga dahil ngayong 2018 ang centennial ng stigmata ni Padre Pio at kanya ring 50th death anniversary. Ngayon pa lang dagsa na mga deboto. Pero inaasahang mamayang gabi, mas darami pa ang mga tao sa pagdating nga sa Pilipinas ng incorrupt heart ng santo. Mula na iya, agad dadalhin dito sa Batangas ang puso at saka magkakaroon ng misa at veneration. Alas 9 naman bukas ang umaga, magkakaroon ng concelebrated mass. Narito ang pahayag ni Father Ildefonso Dimaano at ilang mga deboto. Ito natin lagi na tayo napapaalalahanan na ang Diyos nariyan lang. Kaya merong mga santo at mga banal parang paalala sa atin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At sa bawat yugto ng ating buhay, sa kasaysayan natin, ano, bilang isang naglalakbay ng mga pilgrims, tayo para mga pilgrims dito sa lupa, meron sa ating gumagabay na mga santo at mga banal. Since 2009, nagsasuffer na ako sa sakit ko. Tapos, alam ko na nag-healed ako. So, nakapag-abroad ako. April 3, na-detect na malfunction na yung both kidney ko. So, kailangan ko ng dialysis. So, nag-decide ako na umuwi na lang. Dito na lang ako magpagamot. At yun, humihiling na naman ako na sana pagalingin ako ni Padre Pio. Gusto po sana namin na ihiling po kay Padre Pio yung pamangkin po namin na may sakit sa puso. Sana po gumaling, pagalingin po siya. Okay, so samantala, Connie, narito ang schedule ng pagbisita ng incorrupt heart ni St. Padre Pio sa bansa. Mananatili ang puso ng santo dito sa National Shrine of St. Padre Pio hanggang sa Linggo bago dalhin ng Manila Cathedral sa Lunes. October 11, Webes, ay dadalhin ang puso ni St. Padre Pio sa Cebu Cathedral. October 14, Linggo, dadalhin naman ito sa Davao Cathedral bago ito ibalik dito sa Batangas sa Lipa Cathedral sa October 17. October 18 hanggang 26, mananatili ang puso ni St. Padre Pio dito sa National Shrine sa Santo Tomas, Batangas. Samantala, Connie, no, 10 pila yung gagawin para sa veneration ng incorrupt heart ni St. Padre Pio. 2 pila dito ay para sa mga PWD at mga senior citizens. At paalala lang po dun sa mga pupunta dito, ilang segundo lang po yung ibibigay sa inyo para po dun sa mismong veneration. At bawal na bawal po yung pagsiselfie. Yan ay para mapanatiling sagrado ang pagdadasal kay St. Padre Pio. Yan ang latest bulaga dito sa Batangas. Connie. Maraming salamat sa Lima Refrain.